Update tayo ngayon dito kay Bike Imus Cavite. So Robinson Imus, halos tapat lang sila. So ito, yung bike. Ayan, kita-kita nyo naman dito. So parang almost along Aguinaldo Highway lang sila. So tara, samahan nyo ako. Update natin. May mga ragusa na doon, may mga aero, mga bago. So aalimin natin kung ano na yung presyuan dito. Ayan, napakadami pa rin. And may mga presyo naman na yung mga karamihan ng mga nandito. So simula tayo dito siguro sa mga side na to. Ayan, and mayroon dito yung mga aero. Andun yung debel. Ito yung mga frame doon. So simula tayo dito sa part na to, sa kaliwa. Ito, Paxter Vinson 27.5, dating 18.5, 1730 na lang siya, ay 300. Ayan, Paxter Vinson, meron na akong budget ito eh. Ayan, si Paxter Vinson 27, yun yata yung size ng gulong, nakakenda na rin. Solid na to, ganyan ang gulong niya, kenda. Ito naman, Olympus Hades 15,900 pesos. Uy, ganda nung pagkaka-Olympus ito, kulay gold. So, pwede mong sanglayan eh. Ayan eh. Pwede mong itik-tikin niya. So, naka L2, AX. Naka 13 speed yata ito kung doon kakamali, or 12. Olympus Hades ay naka, anong bike ito? Sib Simmers. Saka naka 29 na yan. 15.9. Ayan. Naka Halotech ba? Oh, Halotech namin pala. Si Hades. Ito si Trinks. Trinks M600 29er 11.5 SRP 10.8. Ayan. So SRP ay 11.5 10.8 siya. Naka R6 M600. So kung may mga mababanggitin ko dito, meron na ako mga bike check niyan. Kung may mga nagustuhan kayo, search na lang sa YouTube. Almost lahat ng bike dito, almost ha, siguro mga 98% ay meron na akong bike check niyan. Ayan tayo katindi. May charot lang. Ito naman na Trinks. Ito medyo walang presyo yung Trinks. Mamaya tatanong ko to. Trinks ano to? Q189. Ito yung mga budget ko. Nasa 10,000 lang ng mga ganito. Yan yung mga Q189. Ilang beses ko namin kasi nakita yun sa mga bike shop. Yan, may mga pambata pala dito. Ayan. 5K. Dating 6.5. Ito. Mga size 20. So dito naman may force sa baba. 29er. 8.5. 5.5 na lang. Ayan. Mayroon ditong pinarelo pero may ari yan. Hindi kasama. Ito si Tosik. Sino Tosik to? Tosik Cameron. So may budget na rin ako niyan. Ito si BCT. BCT. Trinks BCT Elite. So may mga budget na ako. Karamihan niya nandito. X1. Itong mga to. May mga budget na rin ako niyan. So itong Phantom C500. 14,000. SRP 13.2. Ayan. Naka MT200 na rin siya. Ayan. Bike check. Nandiyan na rin sa channel ko. Ito, Phantom C700, mayroon naman ako nito, 16.5, 15.2. Ayan, ito yung naka-X-Park, yung hydraulic. Color white and black, yan talaga yung huli ni Phantom eh. C700, ito rin yun. So yan, may Charles Gary din dito, so sa baba. Ito, Clifton, ito nung pandemic kong nakita ito eh. 16.8, si Clifton, naka-combo shifter, ito yung budget nila dito. Ito naman, si Galaxy. Ay, kaso wala siyang brushes Galaxy. Ayan, si Beta. May mga Beta rin dito. So, dito tayo sa kabila. Ito. Sa baba. Ito si Ragusa Aero. Meron na akong bike check ito. Ngayong taon lang. Nalabas to, 2023. 11.7, dating 12.5, yung SRP. Ayan. Ito yung mataba-taba yung kanyang down tube. Sketch 4 Infinity. SRP 21K. 19,800 pesos. Ayan. Yung karamihan dito may mga sizes na rin ito eh. Ayan. Halo-halo, small, medium, large na yung mga ganito. Devil Alpine Road Bike 24 SRP, 18.9 na lang siya dito. So meron naman akong bike check nito. Ni Devil Alpine. Ayan, kung gusto mo makita, ito yata yung Philippine Edition. Hindi ko nagkakamali, yung Hugis Pilipinas. Ay, yung kulay Pilipinas. Sapid Trident, 18,500 yung dating SRP, 15.5 na lang siya. Zanford Dryden. Ayan, ilang beses ko naman nagawa ng content yan. Unbiased opinion, kung sulit ba siyang bilhin, isearch nyo lang sa YouTube ko, lalabas na yan. Zanford Dryden, yung mga reviews ko yan. Ilang beses ko na talaga na-review yan. Ito yung kulay silver. Ito naman yung color black na matte. Ayan, matte din naman yung silver niya. Ayan, matte black talaga gusto ko dito. Yo. So, Zanford Dryden, 15,500 pesos.
Phantom Pathfinder 10.5, dating 13.5, yung SRP. Ito, nung pandemic ko lang din nakita ito. Ito yung Nakashimano Tourney. Parang STI na rin kung tawagin. Kasi nga, Nakashimano na rin siya. Dito naman, Spunker Borton. Ayan, 13.5, 11 na lang. Ayan, so mura na talaga mga road bike and aero bike ngayong taong 2023. Ito naman, Falcon. Ito yung gravel bike. Ito yata yung unang gravel bike na carbon, eh, ano? Yung Mountain Peak. Kung di ako nagkakamali. Ayan, Falcon, meron na akong bike check niyan. Last year nalabas yung 2022. Mountain Peak Falcon, 42,500 yung SRP. Yung DSP naman niya ay 38,900 pesos. Ito yung nakasora. Ayan. So yung bike check niya, nandyan lang din sa channel ko. Ito, Mountain Peak Star. May bike check namin ako nito. Mountain Peak Star folding bike, 15.5. Ngayon ay 14,100. Naka MT200 na rin to. So ang gusto niya ng sulit na folding bike, isa to sa mga masasuggest ko, si Mountain Peak Star. Halos wala ka nang papalitan dito. Siguro yung ito na lang, yung crank na lang, yung chainring na yan. Kung gusto mong palakihin yan, gawin mong 50 teeth, nasa sayo. So yun yung unang upgrade mo dyan. Kasi nga naka-MT200 na naman na to, hydraulic. So kung nag-iisip kayo, tatanungin nyo ako kung anong pinakasulit na road bike na folding bike. Si Mountain Peak Star, pwede nyo consider yan. Ay, okay, yung mga Trinx Dolphin. Yung Trinx Dolphin 3.0, isa rin yun. Isa rin yung Trinx Dolphin 3.0, kaso nga lang nasa 20 million. Ito mas budget doon. 14,100 pesos. Ito. So parang 6K yung lamang nun dito. Mas budget talaga to. Mountain Peak Star. Okay na rin yan. Ito naman yung budget na folding bike. Naka-combo shifter, si Garuda. Garuda Robin folding bike. Kung doon nagkakamali, mabike check naman ako nito. So dating 7.5, 6.3 na lang siya. Ayan, si Garuda Robin, ganyan ang kulay, oh, kakulay natin. Favorite color ko itong orange, oh. Parang nakatadahana sa akin ito, parang si Battle Hopper, ah. No, what do you think? Orange, no? Parang nakatadahana yung kulay sa akin yan, eh. Phantom Herculean, ah, pero nalang kulag talaga, si 6.3. Ayan, 14.5, so parang minus 4.3. Phantom Herculean, ito yung fat bike ng Phantom. Naka-RSX hydraulic na rin siya. So ayan, sa kabila, sigurang ano to. Ah, ito, mayroon na akong bike ito. Ito, SMCC, yung e-bike nila. Beta Wild, ito, bago lang din itong nilabas. Fixie, 5,980 yung price niya dito. Si Beta. So medyo madamay pa ito, oh. Tignan natin dito, may mga naka-yellow tag pala dito, oh. Ito, may VL Taba din. Forever, ayan, dating 29, tignan nyo. Itong Forever na to, yung pinakakilala dati, or si Mika, kasi nga, siya lang yung may mga 13 speed dati. 1x13 speed, tapos naka-ano na rin siya dito. Ayan, naka-air fork na rin, may automatic lockout na. Ay, hindi pala automatic lockout. Meron siyang remote lockout. Ayan, CX800 yata ito, oo, X880. Ito yung kilala dati ng pandemic, 1x13 speed. So, tinuha pa siya dati, oh. 29 ngayon, 14.5 na lang. Sobrang laki ng binaba niya. Si Forever. Mandami na rin kasing 1x13, 1x12 speed na nilabas na yun. Iba-ibang brand. So kung gusto makita nun, nasa channel ko lang, sobrang dami ko na na-bike check na ganyan. Ito, Forever din. Ayan. Ito akong kabila. Si Forever. So karamihan dito ay Forever. Dito. So sana all may Forever. No? Ito naman, Giant. Giant Talon 3. Ito yung naka-Altus 2x8 speed. 22,800 pesos si Giant Talon. May bling-bling na rin. Sa katabi niya, Trek Marlin 7. Ito yata yung latest version lang din. 1x10 speed. DRM 4-100 ang ginamit dito kung hindi ako nagkakamali. 44,000 SRP. 36.5 na lang siya. Kulay niya parang black. Ayan. Ayan siya. Nakalogan niya tanto kung hindi ako nagkakamali. 37.5, 36.5. Scott Aspect. Ito, meron na akong budget ito kung ako nagkakamali. 37,300 pesos. Naka-Alivio. 2x9. Ayan siya. Si Scott Aspect. So, yung mga pangmalakasan na rin yan. Mga branded, kumbaga. Silverback. Ito, branded din to. Hindi lang ito masyadong kilala sa atin. Silverback Stride. Yellow Tag. Dating 25, 18,750.
Ayan, naka-mechanically siya. So, sa katabi niya, ito is stride din. Parehas lang, 29.27.5. Ito naman yung Sport Ardent Advent, naka 1x8. 34 SRP, 25.5 na lang. Yung mga naka-yellow tag pa lang, naka-sale. So, dito, Silverback Sport din, 25.5. Ito naman, Marine Sky Trail. 35, ngayon ay 26,600 pesos, Marine. So, nanditong side yung mga medyo, medyo branded. Orbea, nandito rin. Ayan. Ito naman si Garuda. Garuda Tempest. Last year lang din nabas tong fixie na to. Ito yung alloy version. 5.5. So, tubular yan, fixie. So, dito naman tayo sa Spunker Lester. 2022 din yata nalabas to. May bar check naman ako. 12.5 SRP sa 13,300 pesos. Garuda Condor, meron din dito. 13.5 SRP niya. Pero 9K niya lang siya. Si Garuda Condor. Lumilipad to eh. Condor. Ayan. Ito naman, Trace Climber 3.3. Ito yung latest version yata nito. Click ni Climber. At 22,000 pesos SRP. 18.9 na lang siya. 18,900 pesos. Ayan, 3.3 dito. Ayan, naka L2 pala to. Kung doon nagkakamali, mayroon na akong buy check niya. Iron Stallion. Ito, last year lang din yung labas to. 16K, 11.3 na lang siya. Iron Stallion. Dito naman sa katabi, si Ken's Procera. 22.5, 19.4, na lang siya. Si Ken's Procera. May buy check naman ako nito. Ito naman si Traction Compass, 35, 29.9 na lang siya dito. Ayan. Yan yung panggalaan, pang touring kumbaga. Ito naman, K4X Challenge, may bar check naman ako nito, 31,700 na lang, dating 33.5 yung SRP niya. K4X Challenge. Ito naman si Traction, Moab yata ito, noong nakamali. Ah, Grit pala, Daka Diore. 34, ay ngayon ay 32,200 pesos. Ayan siya. Ito naman, Mungoose. Ito, may bar check naman ako na ito. 45,000, 42,500 pesos. So, hindi lang yan. May mga rims din dito. Ito, may mga rim set din. Ito, Control Tech. Yan yung presyo. Links. Ayan. Ito, DT Swiss pala ito. So, napakadaming rim set dito. Ito, Wayneman. Ito yung hinahanap dati. 1-1. 1-1 na lang yung Wayneman. Ito naman, 990. Yung WTB na rin. Pang 29er, 22 holes. Ito naman, 990 din. WTB, parehas lang. Ito yung 27.5. Ito, ganun din. So, parehas lang. Ito naman, ito yung mga budget. Na mga, nababay check natin. Ganito yun, yung mga rims nila. May mga reflector. Ayan. GTA rim. Uy, pang Grand Theft Auto to, 450. Ah, delegado to, pang GTA. Grand Theft Auto. So, may mga frame dito, nasa likod yung ano, mamaya yung ano, yung bagong GT. Ayan, Meta, 3. 33. 39. Ngayon, 33 na lang siya. Pwede itong Meta. Yung sa 26 dito. Na gulong. Ayan. Saturn Atlas, meron. 73 na lang. Ito, 55. Benzo. Ito, Homer, Hammer, Weapon, 9.8, Animal Enduro, Weapon, 7.3, dating 11.7, ilalim binagsak na na. Sagwit Chaser, small, 7.7 na lang, ayan, Sagwit Chaser. Sagwit Miami, pre, meron din dito, 5.7, dating 6.9, so yan. At meron kayo yung 200, yung 200 magkano? 250 pa rin siya. 250, ayan, 250 pa rin naman. Kasi nakabox na yun, oh. Ayan. Oh, direct supplier kasi sila. So, 2250. Ayan, may ano pala ng Claris dito? Brake lever ng Claris sa Tiagra. So, brake lever, STI ng Claris. Ay, ng Tiagra muna. 10,500, pero 9.2 na lang nakasale. Ayan, 9.2. Ayan. STI. Nang Tiago ko naghahanap kayo, meron dito niyan. Ito naman yung Claris. 5,200. Nakikita ko doon. Nakabaligtad eh. Claris. STI. 5,200. Ito yung nakita natin doon.
yung Shimano Tourney na nakay Pathfinder. Ang presyo, 3,450 pala yun. Ayun, no? Medyo malabo lang, pero 3,450 pesos. Ayan siya. Yung Tourney na STI. So, sa baba, may mga pyesa din ng Shimano dito. Front hub, 2-2, M450, 4050, RD naman ng Diore, M5100, meron. 2-3. Ito naman RD ng Altus, 950. Caliper ng Tiagra, meron din, 3,500 pesos. AFD naman ng Sora, 1,250 pesos. And 1-1 naman yung Claris. RD ng M6-100, 2,500. Ayan. Ito naman caliper brake ng Claris, meron din dito, 2,250 pesos. Dito, shifting lever, SM315-19. Ayan. Ito naman, Diore din. M51, shifting lever, 1,450 sa dulo. Ito, SLX pala, shifting lever, 9,500 pesos. Mga pangmalakasan. Madami dito mabibili. May mga gulong, Vittoria, Gato. Ayan. 850 each. Ayan, 850 na lang siya. Yung mga Vittoria dito. Ayan, Neomax, Kenda, 580 na lang yung Kenda Tars, 29er. Bontrager, 750. 38C yan, 700 by 38C, 750. Ito naman, Mob, 960. Mga gulong. Ito, Cyclocross Mob, 750. Ayan, 750 din to. So, ito yung bagong GT, ito yun. Ayan. Ito yung web, ito yung GT na Carabao, Tamaraw pala. GT, Tamaraw, and Agila. So, ang kaibahan lang yata niyan, ayan yung harap. Ito yung Tamaraw, ito naman yung Agila. Ayan, may Agila lang siya. Sa head tube. Pero same spec lang din to. So, hindi ito naka-boost. Quick release. Yung, ano niya, seat post, 31.6, 44.56 yung head tube. Naka-internal cable routing. And meron na rin yata itong ready na ano, pang... Ito sa likod. Ayan, may butas din. Dito sa kagilid, wala. Dito meron din pala. Ayan. So, pag dropper siguro, meron dito ang butas. Kaso ba't sa likod? Diba dapat nandito lang sa gilid, sa harap. Ayan, sa likod, dadaan. Ayan, dito dadaan yung cable ng sa likod. So, ayan. SRP na to, 16K. Yung Tamaraw at yung Agila. Pero SRP pa lang yun. Mayroon pa yung tawad kahit wala kayong kasalanan. So may last price pa yun, kumbaga. So ayan. Inyo nito, walang pangit na bike. Ugali meron. So, real talk yan. So ayan, yung mga gustong pumunta dito, napakadami mabibili. Makakabukay ng bike dito. Kahit paano, bumaba na rin yung mga presyo ng mga pesa ng bike and kung ano-ano pa. So sobrang dami din dito. Ano bang meron dito? Sarang Eagle, meron din pala. Ayan. Mas magkano Sram Eagle? Sram Eagle, magkano? Yung group set? Tanong natin. Group set ng Sram Eagle. Walang presyo dito siya eh. Ay hindi, 24,700 pala dito. 24,700 pala. Sorry. Ayan. Yan yung mga kasama, Sram Eagle. 24,700 pesos. Kita natin naman dyan. Ito naman, Sagmit. Upgrade kit, 8,400 pesos. May mga tag na rin pala. So yung presyuan dito, napakadami nilang branch sa Bacoor, karamihan sa Laguna. So mostly south talaga sila. Bike south warehouse yung tawagin. So yan mga alien, yung update natin, mga gusto pumunta dito. Ang pinakalarmark ay ayan. Robinson, Imus, Cavite. Isang kanto lang, nandito na kayo. So ayan.